si Sandra Campo, yung tinutukoy natin kahapon, doon sa post natin sa Facebook, na isang opisyal ang nakatakdang Magbibitiw, di umano sa kanyang pwesto, dahil daw sa natuklasan o na-discovery niyang mga anomalya na hindi raw niya ayon sa balita nga ngayon eh, lumabas eh, hindi na raw masikmura nitong si Sandra Cam ang katakot-takot na anomalya sa PCSO na bilyong-bilyong piso ang involved dito sa anomalyang sinasabing ito. Ayon naman dito sa mga lumalabas sa runner ng isang television, mga kaibigan, balak daw ipatawag ng PACC. Wala itong ginagawa itong PACC, no? puro ganyan lang. Ibig kong sabihin, walang inisyatibo na tuklasin talaga ang mga katiwalian na nangyayari sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Kung hindi pa meron puputok na issue, wala silang papel na ginagampanan. Ba't pa sila inilagay sa pwesto? Di ba? Ngayon, ganun din yung ibang mga agency ng gobyerno natin. Hindi nagpa-function eh. Kumbaga eh, mga kaibigan, pag naghihintay na may mangyayari, bago lang sila kikilos. Ito ngayon, yung kay Sandra Cam. At sinasabi ho ni Sandra Cam, nananawagan siya kay Presidente Duterte na kumare, kausapin siya. Gusto, bakit? Di na ba siya kinakausap ni Presidente Duterte? Meron daw ha, binabanggit niya mga military ang involved dito sa isang pasugal ng PCSO. Ha? Parang waiting din eh. Iba na pamagat eh. Piyang umpisa eh. Di ba lang? Peryahan ng bayan. Meron daw mga military ang involved dyan sa anumalya na yan, mga kaibigan. Ngayon, Magbibit, gusto niya na raw, i-relieve siya. Nananawagan siya kay Presidente Duterte na mismo i-relieve na siya sa kanyang pwesto. Bakit hindi na lang mag-resign? Hindi ho, ba't kinakailangang antayin niya pa na tanggalin siya ng tao? Kung talagang, hindi mo talaga masigmura kung totoo yan, di ba? Mas magiging effective yung kanyang mga sinasabi kung siya po mismo ang magre-resign sa pwesto. Hindi nag-aantay ka, ano yan, nag-aantay ka, awatin. Hindi, huwag kang mag-resign. Di ba? Nagpapa-importante ka, ganun. Paano kung sabihin siya, tigil mo na yan. Yung mga sasabihin mong yan, baka gumulo lang yan. Baka apekto lang yan. Di titigil na rin siya. Di ba? Nakadepende pala yung kanyang pagbibitin sa pwesto eh, sa desisyon ng Pangulo. Di ba? Hindi totoong magre-resign yun. Di ba? Gumagamit siya ng issue pa, aywan natin kung nagpapapansin siya. Di ba? Hindi yung ganyan ang tunay na magre-resign sa pwesto. Ang tunay na magre-resign sa pwesto yung mag-ano ka na, mag-announce ka o kasabay ng pagsulat mo sa presidente, sa appointing power na ikaw ay naghahain na ng iyong irrevocable resignation. Ngayon, pagka sinabi mo ngayon yung mga anomalya, nag-resign ka, ginawa mo yun, maraming kuhan. Magiging epektibo yung anumang mga sasabihin mo. Di ba? Hindi. Kung ano man yung sasabihin mo, di nakadepende rin sa kwan. Sa pag-uusap nyo kung sakasakaling kausapin naman ni Presidente Duterte at etong nagmamagaling na Presidential Anti-Corruption Commission, mga kaibigan, hindi naman natin naririnig yan. Pag walang nangyayari,
Pag may anuman yan ha, at saka lang sila lumulutang. Pero yung initiative, natuklasin nila. Kaya ka nandyan eh. Kaya nga tinayo yan eh. Para tuklasin ninyo yung mga irregularities na nangyayari sa ating pamahalaan. Hindi yung mag-aantay kayo. Pag nag-aantay kayo, alam nyo, ito karamihan nangyayari ha. Kahit sa Senado. Di ba, meron dyan yung mga expose. Mula sa expose, nagkakaroon sila ng, nagpapatawag sila ng mga inquiry o investigation pertaining doon sa expose, kung ano man yung expose na yon. Di ba, ganon ang ginagawa kadalasan. Congress, yung Senado at Kamara, ganyan ho yan eh, mga kaibigan. Pero alam niyo karamihan sa mga investigasyon, lalo na nung, kasi ito natuklasan natin to ng publiko, nung panahon nila Maseda, sino ba yung tinatawag na Mr. Expose noon? Di ba si Maseda? Expose. Puro expose lang. Pero yung mga expose niya, wala naman nangyari dun eh. Di ba? Hindi naman na-abort o natigil yung corruption doon sa mga in-expose nila. Ganun din dito. Ngayon, yun din naman ang nakikita natin dito sa mga senador, di ba? O ilan na yung investigation niya? May nangyari ba? Yung resulta, wala eh. Mga kaibigan eh. So, paano ba ginagawa yung expose? Alam niyo, marami kasi yung nagpapanggap. Mga ahensya rin ng gobyerno ngayon, pamukha yung PACC. Nung minsan may, ewan ko kung gaano ka lalim na mababaw yun, yung tungkol sa lahas, di ba? Na ano raw, pinupuslit daw dyan sa, what, sa airport. Ang nagbali nagbulgar niya, itong si Belgica, wala rin eh. Ha? Mas marami pang malaki na mga katiwalian ang nangyayari kumpara dun sa sinasabi niya, mga kumbaga mga barye. Palibasa, itong mga nailagay dyan, hindi nila alam ang pamamaraan kung paano mo tutuklasin yung anomalya. Hindi katulad sa media, di ba? Ano ba ang trabaho ng media? Alamin, tuklasin yung katotohanan, di ba? Alamin ang katotohanan, tuklasin yung katotohanan, at isiwala yung katotohanan, di ba? Yun yung trabaho ng media, yun ang wala sila eh. Yung basic yun eh, mga kaibigan, kahit na sipin ninyo, mga nasa media, ano lang yan. Hindi naman sila nag-aral ng criminology, katulad sa police, di ba? Yung mga investigation, hindi naman eh. Pero, yung trabaho na ginagampanan nila, minsan eh, mas factual pa eh. Mas makatotohanan ang ginagawang investigation ng media, kahit anong tago gawin nila, nasusundan. Hindi ba? Nasusundan. Natutugay-gayang kahit na itago nila. Yun ang mahirap eh. Naglagay ka ng mga tao na walang intensyon na talagang masumpo yung corruption. Mga kaibigan, nag-aantay. Kaya nga siguro pangalan yan eh. Presidential Anti-Corruption. Nag-aantay. Nag-aantay sila ng mga corruption. Tapos doon sila e-epan, mga kaibigan. Pero alam nyo, sa katulad ng ombudsman, ang dami nating ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa lahat ng klase ng korupsyon tulad ng ombudsman. Hindi ba yan eh? Meron niyang tinatawag silang motu proprio na ibig sabihin on their own pwede silang mag-initiate
ng anumang investigation nang walang nagpapile o naghahain ng reklamo sa kanila o walang direktamenteng nagsusumbong sa kanila. Pwede nilang gawin yun eh. Ginagawa ba nila yun? Hindi nila ginagawa yun. Katarantaduhan yun. Mga kaibigan, yung sinasabi nilang yun. Alam niyo kung bakit? Doon sa moto proprio na sinasabi nila, pinaliwanag na yan eh. Ng mga ombudsman eh. Ha? Simula pa nung una hanggang ngayon eh. Hanggang sa panahon ni Conchitina, madaldal na kurap din naman, Morales, mga kaibigan. Oh, ano sabi? Ang pinaliwanag, ang paliwanag doon sa moto proprio, yung on their own, on its own. Eh mga kaibigan eh, halimbawa sila, meron lang nabasa sa periodiko. May periodiko, di ba media yan? Oh, minabasa sila ro, kahit na katiting lang. At meron silang nabasa na si ganong, sa ganong ahensya eh may nagaganap na katiwalian, may nagnanakaw dyan sa ganyang ahensya. O may mga detalye yung balita, siyempre. Iyon, pwede na nilang maging basihan. Ganon ka, ganon sila kalawak ang kanilang kapangyarihan kung gagamitin nila, mga kaibigan. Mabasa lang nila sa periodiko kahit maliit lang. Kahit hindi siya headline, hindi prominent yung istorya na nanakala sa periodiko, nasa loob o nasa column. Eh, on their own, pwede sila mag-investigate. Kaya nga alam nyo, yung mga tanggapan ng gobyerno, nagpapasubscribe yan ang lahat ng dyaryo. All available newspapers. Binabasa nila yan at meron silang tanggapan, bawat opisina ng gobyerno, meron silang public information office eh, na ang pangunahing function, isa sa pangunahin na ginagawa nila ay magbasa ng mga balita, makinig ng radyo, manood ng telebisyon. Yan, yung mga PCSO, katulad niya, isang departamento yan. Yan. Dapat ginagawa yan ang PCSO. Pagkatapos, kung PCSO yan, dahil presidential na yung opisina na yan, ibig sabihin, lahat ng mga, halimbawa, malalaking balita, ikukuha nila yan, ikukumpile nila, ikiklipping nila. Ha? Pagkatapos, yung mga kolom, mga kaibigan, yung mga opinion, kasi nandun yung mga banat eh. Kinukumpile din yan para ipabasa sa presidente. Hindi, ginagawa nila ngayon, kinukordon. Para hindi mabasa ng presidente yung mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno, tiyak na kasabuat yung mga nasa PCSO, di ba? Hindi nila ipapakita yun. Ang ipapakita lang nila, yung magaganda. O kaya, sila rin ang source ng information, ibibigay nila dun sa mga journalist. Pag lumabas, kasi may interest siya dun sa istorya. Mga kaibigan, siguro, gusto niya mapalitan yung nakapwesto ron, mapalitan ng bata niya, pwede niyang gamitin yun. Yung power na yun, ha? Maghahain sa presidente na masamang balita laban doon sa tao na gusto niyang mapalitan. Yan yung mga kwan eh. Mga maniobra eh. Pero hindi yun eh, mga kaibigan eh. Dapat, yung mga yan talaga nagbabasa ng periodiko, nakikinig ng radyo. Ang Malacanang, may monitoring pa yan eh. Pero, hindi nila ipinaparinig o ipinapaalam sa presidente kapag ka siguro nakatimbre sa kanila. Baka mamaya yung mga balita na yan pagka may masamang balita laban sa aking opisina alam mo na gagawin mo, huwag mong pahihintulutan na makarating sa kaalaman ng presidente yan. Yan yung mga tinatawag na
hinaharang yung mga balita, ha, mga kaibigan. Eh, ako nga, palagay ko eh, itong PCO ngayon, ang lakas maulekta ng kwarta niya sa mga ahensya ng gobyerno. Di ba? Dahil sa, meron silang, ano eh, meron silang kapangyarihan na ipahamak yung opisyal, ha, na gusto nilang ipahamak. Eh, pag hindi nagbigay sa kanila. Ganun yan eh, mga kaibigan eh. Ganun din ho, eto mga ibang tanggapan, halimbawa yung ombudsman, dapat siya lahat ng dyaryo. Nagko-compile sila lahat ng, especially, hindi naman lahat ng column iko-compile mo. Hindi ganun yon. Ang iko-compile mo ron, halimbawa yun, Office of the President. Pag may anomaly, eh dapat makarating sa presidente yun. Ngayon, pag sa ombudsman naman, pagka yung mga issue pertaining sa mga anomalies, dapat alam din nila yun. Dapat yun ang kinocompile. Anything na labas na sa opisina nila, wala naman silang pakialam, kung politika, hindi na nila kailangang i-compile yun at ipabasa sa pinakamataas na official ng ombudsman. Di ba? Kung merong dapat gampan ng yung mga issue na may gagampan ng papel ang ombudsman, yun, iko-compile nila dapat yun para ipabasa doon sa ombudsman. Eh, hindi na nila ginagawa yun. Mga kaibigan, ang ginagawa, ang masama ngayon, itong mga anomalies na nadidiskubre, mga kaibigan, halimbawa, isinulat sa periodiko at binanatan sa radyo, mga kaibigan, alam ba ninyo ginagawa kadalasan? Eh, hindi para aksyonan eh. Ang ginagawa nila, na ginagamit nila itong mga isyong ito, yung mga tulisan na magnanakaw dyan sa ombudsman, ha? Para takutin yung nabanatan doon sa dyaryo. Hindi alam nung mga sumusulat na may inisyatibong ginagawa yung mga tauhan ng ombudsman, mga kaibigan, para magkapera. Tinutulungan mo na lang sila, hindi para sugpuin yung pong katiwalian sa gobyerno. Ha? Kung hindi, tinutulungan mo sila na makakita ng makikikilan nila. Yan ang trabaho dyan sa ombudsman. Eh di ba nagkaroon ako experience na gano'n? Mga kaibigan, kinukwento ko yan ilang beses na. Isipin ninyo, nagsikap ka. Ha? Tumataya ka sa panganib. Ha? Hinahamon mo yung panganib. Pagkatapos, ganun lang pala gagawin. Pagka inireklamo mo pala yung nangyaring katiwalian, mag-uusap na lang sila-sila. Mababalita mo, dismiss na yung kaso. Di ba? Bakit? Eh, nagkaalaga yan eh. Kasi, baliw, hindi ka na nila bibigyan ng anumang detalye o update kung ano ang ginagawa nila, ha, doon sa idinulog mong kaso sa kanila. Mga kaibigan, wala na tayong ano eh. Hindi na gumagana talaga yung sistema. Ito si Martires eh. Yung ombudsman na pumalit kay Corrupt Morales. Ha? Mga kaibigan eh. Wala namang ginawang reforma to eh. Doon sa Office of the Ombudsman eh, nung simula nung ma-appoint dyan eh. May nabalitaan ba kayong mga napagtatanggal dyan? Wala eh. Ano ibig sabihin? Eh kaya nagpapatuloy yung corruption, mga kaibigan. Ngayon, ombudsman kayo, nalalagyan kayo. Eh tapos kayo mag-iimbestiga, anong klaseng investigasyon yun, mga kaibigan? Ano lalabas nun? Meron bang ano, ahensya na, itong PACC, mukhang ganyan na rin mangyayari dyan. Yan na rin ang magiging kwan yan, kalakaran dyan. Mga kaibigan, kasi nakikita mo, wala silang initiative. On their own, hindi nila
ginagawa yung kanilang tungkulin. Ha? Hanapin yung mga kwan. O kung meron ba sila mabalitaan, diba, katulad natin, paminsan-minsan, meron tayong binubulgar na katiwalan. O, tingnan niyo yung nangyari sa airport. May balita pa ba? Wala na eh. Yung human is smuggling sa airport, sa NAIA, doon sa Clark, meron pa ba? Wala na. Mga kaibigan. Oh, pero, ano yan? Tsak na merong mga nagkapera dyan. Ha? Tahimik na lang. Wala ho, rampant na yung corruption eh. Incorrigible eh. Hindi mo na may correct eh. Dahil walang may interest. Walang nag-i-interest na sumpuin yung corruption. Kaya dito, puro daldalan. Ang mapapakinggan mo rito, nun lamang bago mag-eleksyon, puro daldalan, di ba? Komele, bawalan ganito. PNP, bawalan niya, ulihin ng ganyan. DILG, oh, bawal ang mga barangay, mga presyo. Oh, nasa lahat yan. Eh, lahat ng sinabi nila, ginawa yun eh. Lahat na sinabi nilang bawal, nangyari. Ginawa lahat yun eh. Ba silang aksyon, mga kaibigan? Eh wala eh. Ibig sabihin, hindi gumagana yung mga ahensya ng gobyerno. At yung gobyerno per se, parang inutil. Mga kaibigan, ano lame duck? Ha? Mga kaibigan, walang magawa? Isipin ninyo. Eh ito, kaya ngayon, ito si Sandra Cup. Eh ano eh. Napakahirap na, alam niyo naman. Mga kaibigan, isip mo nakadepende yung kanyang sinasabing pagbibitiw Kuno. Ha? Kung sasabihin ng presidente, kung papayag o hindi. Yun ang ibig sabihin nun eh. O, kung talagang totoohanan yan, bay, mag-resign ka. Huwag ka na magantay na awating ka pa. Bakit? Kinakailangan yung pag-resign mo may pagsangayon. Di ba? Oh, paano kung pigilin ka? Eh, di pa nibibig mo, pipigilin mo. Di ba? Oh, dalawa pa naman yan. Yung bibig na yan. Ay, ito si Brelo, mga kaibigan. Saan kayo nakakita ng magre-resign ako? Ha? Irilig mo na ako. Parang bang military. Sana ako nasa militar ka, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun. Eh, hindi naman military position yan eh. Hindi naman police yan eh. Na sabihin mo eh, relieve mo na ako. Ha? Mga kaibigan, pwede yun sa military. Pero dyan sa PCSO. Ano yan? Meron nitong kwan eh. Ewan ko kung anong gusto mangyari nito si kwan eh. Si Sandra kami. Baka na. Baka gusto niya siya na ma-appoint na chairman eh, di ba? Eh, appoint mo akong chairman, di ba? Kunyari lang itong mga corruption eh. Di ba ho, mga kaibigan eh? Hindi ko sinasabi walang corruption. Ako'y naniniwala na meron. Ha? Pero yung agenda eh, yung motive, mga kaibigan, yung motibo dito sa sinasabi nito ni Sandra Cam. Eh, katunayan eh. Di ba board member si Sandra Cam ng PCSO? Ngayon, kung board member ka ng PCSO, lahat ng contracts dyan, lahat ng prangkisa, na iaawar, pati advertisement eh, kasama siya sa, anong tawag dito? Kasama siya sa nag-a-approve at mag-disapprove, mag-desisyon. Kasi board yan eh. Board decision yan eh, mga kaibigan. Yung tinanggal niya si General Alexander Balutan, hindi naman board director yun eh. Yun eh, executive officer yun eh, general manager yun eh. Eh si Sandra Cam, director yan. Oh, doon siya kasali sa pag-desisyon. Ha? Ng mga ipapatupad, mga aaprobahan ng PCSO, mga kaibigan. Eh, dapat mag-resign ka na lang. Ha? Eh, kaysa
ano yan eh, kasi ginagawa mo ng controversy yung gobyerno eh. Hindi siya dinidepensa ko, hindi ko dinidepensa. Ayoko yung sa lahat, yung pinag-uusapan, corruption, tapos dinidepensa. Ayoko sa lahat yan. Ang sinasabi lang natin yung kawastuhan, yung propriety. Hindi ba? Wala kami kasi alam na gano'n eh. Magre-resign ako, tapos eh, nakadepende kung papayag o hindi. Ha? I-relieve mo na ako, mayroon bang gano'n? Ha? Mga kaibigan, eh, hindi tayo naniniwala pagka ganyan.